sa ni kanang presidente yung lakos. Masalamat ikam sita mga pagpagpagpagpag at bali man naman sa lakas ng kalilungot. Kanihoy ang pasang yung turo sa mata na tutugunan. Hello mga kalayat, this is again Rog and welcome to my 14th Trek Vlog, Trek with Rog. In today's video, you will be amazed with the stunning landscapes of Mount Matutum and Lake Holon as I will bring you to these majestic spots. For those who haven't subscribed yet to my YouTube channel, please subscribe now and hit the notification bell for my latest Trek Vlogs. So from Davao City Ecolan Terminal, three of my kalayats traveled by land for 4 hours to Coronadal, South Cotabato, carefully observing health protocols implemented by the region. On our way to Coronadal, South Cotabato, we were stunned by an outstanding silhouette of Mount Matutum, as if it's a gesture of welcoming us to its native place. So, we paid a visit. Mount Matutum is considered an active volcano approximately 5.7 kilometers from Akmon and Tupi South Cot. The foothills of Mount Matutum are predominantly inhabited by the Blaan tribe, standing with an elevation of 2,286 MASL. You can see Mount Matutum closely while you unwind at SG Farm. So today, itong crown jewel. Tapos, ito ito pangalan niya, formerly known as? Maughan. Woo! Maughan. Ano daw? Maughan. Yung cream bread na kakainin nila eh. A dream comes true, a statement we've been always uttering since this is one of the spots in our bucket layout lists. And it's going to happen now. Join us and witness how we officially conquer and experience the trails to Lake Holon, a promising trek. So, tara, layat! So this is it, the big day, main trek course to Lake Holon. You can start from Tivoli Tourism Office where you can have habal-habal ride to the jump-off site, Sichukule, approximately 2 hours of smooth roller coaster-like bumpy ride. The Habal Habal riders are Tivoli Tourism accredited, so it adds to the comfort that you are in good hands. No overpricing rates, safe ride, and friendly riders. The cost per ride is 600 pesos and can take up to 3 to 4 passengers. They are local drivers and have been in the service for more than 20 years. Safety of their guests is their priority, so salig lang, ay lang paglaom. Majority of the route to Sichukule is not concrete, it's a banana plantation, so expect a challenging ride pero madaramag ampo guys. In some risky road tracks, they will ask you to walk instead if they think dili kaya. Of course, may pagmaglakaw kesa mga angol. Dava. When you reach the tribal village of Sichukule, you will be accommodated and welcomed by pure-blooded and friendly Tivoli tribe in their tribal hut, where an orientation and blessing rituals will be done. The tribal hut marks the jump-off site where you can start the layat to Lake Holon. I captured the entire orientation for you so I won't miss anything. So pay attention to this cute Tivoli girl in her Tivoli native dress.
Good morning. Kira ka? Hmm. Okay, hiyo halakos or good morning po sa inyong lahat. So yung hiyo halakos, the body language po and kasi lahat kami dito at your parenting body po. So baka, baka may nakasalubong kayo na i-click kayo na hiyo halakos. Sabi sabihin po. So welcome na lang to po sa aming receiving center at tutupunay po dito sa aming gono bong. So yung gono is bahay and then yung bong malapit. So welcome na lang to po kayo and then thanks God that you're nakarating po dito sa amin ng safety. Alam kong malayo po yung mga pinilingan nyo. Mahirap po pagdaan. Pupunta dito sa amin sa alam kung nakakapagod o nakakatakot na balhabal. So kahit magpapano, nakarating din po kayo dito sa amin ng ligtas. So welcome po dito sa aming kulay, the Hunter's Trail po. So alam kong hindi lahat sa inyo ay first time dito sa Lake Holon or dito sa Kule Trail. So dito po yung ikalawang trail papuntang Lake Holon. Ikalawang receiving na rin po. So dito kayo mag-entrance, bali dun kayo mag-exit sa Lakafi Trail bukas. So yung dalawang trail papuntang Lake Holon, madadaanan nyo po kasi dito kayo nag-entrance. And then, yung Kule Trail is nasa 7 kilometers po. Then, hard trail po yung trail po natin dito. Pero alam kong kayang-kaya nyo po yun. Basta laban lang po. So, sa ngayon, kayo pa naman yung ano. Kayo pa naman yung mauna. Kayo pa naman yung ano first group. So, sigurado po ako na wala po kayo masyadong nakasagabal sa trail. Then, maganda naman yung panahon. Kaya sigurado po ako na makakuha po ng magandang view sa trail po natin or sa viewing deck. So, solo-solo muna yung trail. So, sa ngayon. And then, yung Kule Trail is, sinabi ko na ng 7 kilometers. Then, 3 to 4 hours po yung nakad natin galing dito to Lake Holon. So, yung 3 to 4 hours, nakadepende po yun sa inyo. Kung gusto nyo mag 4 hours or 5 hours, mas okay lang din po. Kung gusto nyo mag 3 hours, okay lang din. Pero wala na so, mga 5, 6. Okay lang, sir. Okay lang po. So, sigurado naman ako na hindi na kayo mahabo ng mga sunod sa inyo kasi makakasam po kayo. Yung trail po natin from here to first station, open field po yung first station po natin. So sa ngayon, medyo mainto pa lang po natin. Kaya sigurado po ako na medyo mainitan tayo sa all first station. So yung all first station, may akyat pero hindi masyado. So alam kong nakakapagod po kasi open field yung all first station po natin. So may pahingahan naman po kayo dun. Sa first station, kung gusto nyo magpahinga, pahinga lang po. So hindi, meron naman kayong local guide. So hindi nagmamadali yung tour guide. So kasabay nyo lang po. So then, nakadepende lang po sa inyong lakad. Kaya kung gusto nyo mag-snacks along the trail, bawal lang po mag-yon or magtapon ng mga baswara po natin. Then from first station to second station, forested area na po. Then pababa na po yung trail po natin, mga 10 to 20 minutes po. Yung ano, pababa papuntang second station. Then before tayo ng second station, meron po tayong madadaanan na refilling water po. So ang tawag sa amin, Enlowil. So pure nature spring po yun. Kung natakot kayong mag-refill or natakot kayong malason, meron tayong local guides. Patikin muna sa tour guide. Wala na kaming guide. Nakakalasan mo. So, joke lang po. So, malinis naman po yung ano, refilling water po natin before ng second. Kasi sa lahat ng station, dun lang po yung magpiting mo po na nito before ng second station. Then, pagkatapos nyo po dun sa refilling water, diretso po tayo ng second station. So, yung second station po namin, tinatawag po siyang El Kini, tsaka El Tanao. So, yung El, tubig, and then yung Kini po, mainit. So, El Kini, tsaka El Tanao. So, hot and cold spring yung second station po natin. So, pwede kayong magpahinga po dun. Kasi from second to third, medyo mahaba na po yung akyat po ninyo. So, yung pababa is from first to second station. And then, ayun, daan natin paakyat sa unang akyat nyo po. Meron po, pag nakaahon po kayo dun, meron po tayong pahingahan po dun. So, pahinga lang po kayo. Pag napagod, alam po, wala na po tayong ibang solution sa pagod. Pahinga lang talaga. So, kung masyado kayo nakapagod, kinakailangan na ipahinga nyo na muna. Huwag yung silipin para hindi po tayo nahirapan. Then, from galing ng unang pahingahan, papuntang third station, aakyat naman po tayo hanggang dun sa, ano, sa third station. Pagdating dun sa third station, pahinga na muna kayo. Then, kung gusto nyo mag snacks, pwede rin po kasi meron po tayong bahay kubo doon sa third station po yung nakikita and then may mga upuan na rin po. So from third to fourth, mas mahaba na po yung akyat po natin galing ng third station to fourth station. So before tayo sa unang akyat papuntang fourth station, meron po tayong pambawi sa tuhod po doon, mga 10 minutes po na patag. So wag yun lang i-compare yung patag doon sa baba kasi iba yung patag namin dito. Then yung minutes na rin, mag-time is 2 po. Mag-time is 2 yung ano, minutes doon sa baba, then yung minutes dito. So pagkatapos nyo doon sa patag na yun, akyat naman po tayo hanggang 4th station. So yung papuntang 4th station po, meron po tayong ano, open field po doon na mga 10 minutes po yung papunta na talaga sa peak ng viewing deck. Pag nakaahon na po kayo doon, sigurado po ako na makikita nyo na po yung ano, Lake Holon pero hindi pa mahawakan. Kasi doon po yung
overview pa natin sa fourth station. Doon po makikita yung 304 hectares na po talaga ng Holon. Sa fourth station po yung makikita. Then doon yung bato sa fourth station. So pagdating nyo sa itaas, kung sino sa kung gusto nyo magpa-picture doon sa may bato, doon ingat lang po tayo. Hindi ko alam kung madulas or hindi ang bato na yun. At safety first lang po tayo. Kasi meron po tayong kasabihan na bawal pong ma-fall doon sa building kasi walang kasalo po. Kaya kinakailangan yung safety first doon sa building. Okay. Kaya kung sino sa inyo gusto magja-jump shot, bawal po doon sa ibabaw ng bato. Meron po tayong area doon sa gilid ng bato. Safety first lang po tayo. And then, doon sa building tayo, nakadepende sa inyo kung ilang hours or ilang minuto po kayo doon. So, sigurado naman ako na kahit marami pong susunod sa inyo, kayo din po yung mauna doon sa camping site. So, sigurado ako na makapili pa po kayo ng area pagdating doon sa itaas. So, kaya, maganda po yung pagkain kasi maaga po kayo. Then, dun sa viewing deck, pagkatapos nyo po dun, magbaba po kayo ng 1 hour from viewing deck to station 5. So, baba po lahat ng train po natin. Dapat tandaan lang po. Bahalang mabagalan tayo sa train. At least, makarating tayo dun sa ibaba na ligtas po tayo. Then, kung wala kayo dalang mga trekking pole, meron din po kami mga trekking pole po dito. So, ano po, 30 pesos each for souvenir na rin po yun. So, makatulong po yun sa inyo. Paakyat din pababa. Ang pagkakaalam po, ikatatlong tuhod po yun. Kahit nanginginig yung tuhod, yung stick hindi. So, hindi rin kayo iiwan ng stick. Basta kabit lang po. Ayoko nang kumapit. So, kasama nyo po yung stick paakyat din pababa. So, pagdating nyo na sa, station 5, pahinga na muna kayo din. Magbabangka po kayo ng 10 to 15 minutes before boating po upside? From station 5 to Holon proper campsite. So mayroon lang po kayong babayaran na 50 pesos per head sa bangka. Pwedeng pwede namang diretso sa bangka management or pwede rin sa tour guide po yung bayad sa bangka pagdating nyo dun sa proper campsite. So pahinga na muna bago magsakay. So yun lang po. Then pagdating nyo dun sa station sa proper campsite, pahinga na muna kayo dahil pili agad ng area or set up agad ng tent. Alam ko makapili pa po kayo ng area pagdating dun sa itaas kasi kayo mauna. Then kung nakaprepare na po yung mga gamit, no, kung okay na yung mga tent, kung gusto nyo magpa-prepare for lunch or dinner, meron po tayong free na cooking area po dun sa itaas kasi wala kang dalang mga gamit na pangluto. Lahat po kasi ng mga gamit na pwedeng gamitin dun, rent po lahat baka magkakakal kaya babay yung target at least alam nyo na po. Then yung gagamitin po natin pangluto, kahoy po, 24 kahoy po yung kahoy natin dun. Sa proper campsite na po yun. Like kung gusto nyo ng tilapia, at tilapia lang po kasi available ng ulam dun sa itaas. So pwede kayo magpabili sa link target or pwede rin kayo mismo magpili ng tilapia dun sa proper campsite na rin po. Then, kung kailan nyo din ng tubig, meron din po tayong tubig dun sa proper campsite. So malinis na malinis po yung tubig natin dun. So spring din po ang pinanggalingan ng tubig. So meron, kung meron kayong mga gamit na pinigugasan, dun lang po tayo mahugas sa may refilling water. Then kung gusto nyo maligo sa Lake Holon, bawal pong magsabon or shampoo sa Lake Holon po mismo. So iwasan muna muna tayo ngayon. So kung gusto nyo magsabon, meron naman po tayong CR. So yung CR medyo malayo po, mga 10 minutes po galing ng camping site to CR. So paano yan? Another 10 tayo papuntang CR. Paakyat na naman po kasi tayo papuntang CR. So kung sino sa'yo nakakita na, mag-passes lang po kayo or mag-passes kayo sa tour guide pag pumunta ng CR. Then paalala lang po, pag mag-CR kayo dapat before maggabi kasi solar po yung ginagamit natin doon. Hindi kasi siya maka-ano ng tubig kung gabi na. So yun. Then, pero may ano naman po, may paraan pa naman na palitin po kayo doon sa itaas. Then, lahat ng mga basura po natin, pag-i-liquid lang po, bawal kasi mag-iwan or magtapon. Kasi kung doon kayo sa La Cafe, kailangan nyo pa pong mag-deposit para sa basura. Pero dito sa amin, wala naman. Kasi ibang alam po lahat ng basura naman sa La Cafe bukas. And then, bukas, nakadepende sa inyo kung anong oras kayo bumabalik sa La Cafe. And then, sa ngayon po, meron po tayong morning devotional kasi Sunday po bukas. Baka gusto nyo pong mag-join po doon, mga 4:30 a.m. po yun. Doon na po, mismo sa proper campsite or sa malapit sa may bonfire area. So kung gusto niyo mag-join po doon, pwede kayo pumunta doon. So meron po tayo morning service din sa itaas bukas kasi Sunday po. Then bukas, nakadepende po sa inyo kung oras kayo bumabalik sa La Cafe. Then yung payment sa target is 600 po yung target po natin. So tumanda lang po yung CP timer. Bukas na lang po yung babayaran before kayo aalis sa mga CP1 sa La Cafe. Then magpa-quarter po kayo mga mom, sir. Sa yun, okay, hindi naman kayo magpa-porter, no? Nakadepende po yun sa inyo, basta kaya nyo lang. Dream, Dagwa's excited, be?
Presenting the crown jewel of the South, Lake Holon. Lake Holon is locally known as Lake Maughan, a 300-hectare wide body of water that sits at 1,756 meters above sea level. Surrounded by Mount Melibingoy, or also known as Mount Parker, it is a sacred place for Tibuli tribes and is considered an active volcano. Indeed, it is the crown jewel of the South because of its unique and staggering landscape, as if it's like a majestic hidden paradise. Historically, the lake was formed because of an eruption on January 4, 1641. A hidden lake with surreal beauty, something that we can be proud of, Mindanaoans. Personally, I can say that this is one of the most promising places I've trekked outside Davao region. Along with Mount Kalatungan, Mount Lumpanag, and Mount Kiamo of Bukidnon, surely you can see the best things after a hard climb. The trails are not the usual major assault. It's a combination of major assault and major descent. Bahalagi na, basta safe. Kaya ra! As I've shared from my previous trek vlogs, I had a knee injury that needs a long therapy to recover. Surprisingly, I didn't feel any discomfort or knee pains during this adventure, as if my Diwata friends in Lake Holon are behind this, definitely for me to enjoy my visit. Perfect KAU! Thank you.
Once you've reached the fifth station, you need to take the tribal boat ride for 15 to 20 minutes to reach the campsite. Sailing with their tribal boats along with its scenic view and seeing the 15 gigantic mountain peaks, which believed as the guardians of the lake, was another fascinating experience. We've spent the night in the campsite and treasured every moment while seeing the calm water of the lake, feeling the serenity and peacefulness that it brings. Load ourselves up with scrumptious meal, drink some spirits, and get wasted. After we've got our sanity back, we prepared our breakfast, pack up our things. However, we decided to see the lake's outlet, where the water from the lake flows and feeds the people on the foothills. Took some pictures, videos, and nothing else. Lake Holon is a known place and very famous for adventure seekers. It is partially commercialized, so expect every services that you can get from the locals and from the vendors are paid. Better bring with you an extra penny. Thank you.
Huwag ka naman po niya mabangga. Huwag niyo makakuhan na saman. Masaman. Sangit. Pwede mo na ito spaw yung cellphone. Mautoboranti. Every trek adventure has to end with happy memories in order to welcome a new thing. For sure, there will be more peaks to climb, more lakes or falls to discover, and more sapo to experience along the trails. The most important thing is you are enjoying what you are doing and you never give up. On our way back home, we took the Salakafe Trail. Salakafe Trail is easier than Coulee Trail. Major assault at first, but the rest, chill lang. I think that's all for this video, guys. I hope you enjoyed watching. Special thanks to the people behind this adventure. Damo na salamat gid. Until the next layat, trek with the Rog.